Hello fellow grower, magandang araw po. Itong aking mga tanim na mayana ay nagtatangkaran. Ayan, itong isang to mayroon 3 feet na. At yung iba ay ganun din. Nawawala yung kanyang pagiging bushy. At ayan, naglalaylayan pa sa gilid yung kanyang mga sanga. So in this video, magpuprun tayo ng mayana. At sa ganitong tumangkad na mayana, ang solusyon ko po dito ay heavy pruning para maibalik yung kanyang magandang canopy na makapal, bushy kung tawagin natin. Itong mga ganitong sanga na nasa ilalim, malapit sa lupa, pwede po natin tanggalin ito para yung sustansya dito mapunta sa kanyang main trunk. Pero nasa inyo pa rin, pwede pa rin siyang iwanan kung gusto niyo. So dito, iwanan po siya, pero maisilang para ma-encourage na lumaki yung mga maliliit dito na dahon sa kanyang node. Ayan. Para dyan na siya maglabas uli ng sanga. Ayan. Nakalbo na po natin. Pwede pa nating putulin ito. Pero iwanan ko na siya. Titingnan ko muna yung kanyang magiging paglaki. Dito naman. Yung mga lumalaylay sa gilid, kailangan po tanggalin na natin yan. So dito, kakalbuhin talaga siya. So kung kalbo natin ganyan, may encourage na lumaki yun. Dito naman. Ito, dahil patangkad, nabali na siya. So putuli na rin natin. Huwag kayong maawa na kalbuhin ang inyong matangkad na mayana. Mabilis lang po siya makakabalik. At ito ay maaring magawa ninyo ng hindi lang isang beses, pwede dalawang beses, tatlong beses para ma-achieve yung kanyang magandang canopy na makapal, bushy kumbaga. Ang isang maganda po sa mayana na bushy ay walang dahon sa ilalim. Dapat medyo nakaangat yung kanyang trunk and then sa taas ay bushy. Ito pa. Tumangkad na rin siya. Nakalbo na yung ating mayana. So ganyan po ang normaling ginagawa pag ang inyong mayana ay masyado ng matangkad. Kinakalbo siya ng halos agad. Pag ganito naman na mababa pa, pwedeng hindi na po natin isagad sa ilalim ang pagputol dito. Pupungusan lang natin siya. Ganyan halimbawa. Ganyan yung mga maliit na tumutubo na talbos, putulin po natin. Kung napansin nyo dito sa mga pindrun ko, no, pinutulan, may natira pa rin na kaunting dahon. Kailangan po na may dahon para sa kanyang photosynthesis na tinatawag. Although, may mga pagkakataon din naman, lalo pag matibay ang inyong mayana, kahit walang dahon po, ay kayang magpausbong yan ng panibago. Pero para makasigurado, mag-iwan kayo ng kaunting dahon para sa kanyang photosynthesis. At pagkatapos nyo siya mapangusan na ganito, ilagay muna siya sa lilim. Pwede siyang maarawan sa umaga lang muna. Huwag nating ibibilad sa matinding sikat ng araw. Dahil nagre-recover pa siya sa ganitong stage na siya ay na heavily pruned. At ito po, marami na akong pinutol ng mga dahon gabi. Ito yung mga nauna. So, pwede siyang ipropagate itong kanyang mga tangkay. Yan, pwede pa po yung ipropagate. Pwede pang itanim. Pero ito, hindi ko na ipropagate kasi ang makukuha ko, yung pareho din ang meron ako eh. Ang gusto ko ngayon, magkaroon ng iba namang kulay ng mga mayana. Pag lumago na siya at hindi kayo satisfied sa itsura ng kanyang canopy, ay pwede siyang i-prune uli hanggang sa masatisfy kayo dun sa itsura ng kanyang pagiging bushy. Huwag mag-prune na ganito pa rin kahaba ang itsura niya. Kasi dito, pag tumubo itong kanyang mga bagong suloy sa kanyang node, ay tatangkad na naman siya uli. So kailangan po talaga ang pagputol natin ay medyo sagad. Mag-iiwan lang tayo ng node na kung saan tutubo yung mga bagong suloy. So dito merong node, doon meron din, pwede natin putulin ito.
yan. So meron siyang maliit na dahon doon, meron din doon. So dyan na po mag-uumpisa yung kanyang panibagong mga suloy. So eto na yung mga dahon na aking natabas, ang dami. At eto naman yung aking mga mayana na kinalbo. Yan. So dito dati punong-puno ito, ang taas niya, ngayon bigla siyang bumaba. Ngayon meron po mga klase ng mayana na rare, kung tawagin, ano po, bukod sa pagiging rare ay mahirap din siyang ipropagate at maaari na mahirap din siyang makarecover pagka ganito na kinalbo natin. So mainam din na kilalanin yung klase ng inyong mayana bago gawin ang pagkalbo sa kanya. Siguro maganda bago siya kalbuhin ay magpropagate muna para kung sakali man ay meron sa inyong maiiwan. Pero dito po, puro ordinary itong aking mayana dito at talagang normally ay kinakalbo sila para mapaganda yung kanilang canopy at maiwasan na masyadong tumangkad. Ito namang isang ito, hindi ko siya sinagad dahil around 2 feet pa lang siya, so pinungusan ko lang sa ilalim para kumapal. So pwede rin po yan pagka hindi masyadong matangkad, around 2 feet pa lang ang taas halimbawa, pwedeng pungusan lang po ninyo sa ibabaw kagaya nito at magiging makapal din yan pagka nagsibula na yung kanya mga bagong sanga. Okay, maraming salamat sa panonood and hope to see you in my other videos. Bye-bye!